Hi everyone, welcome to JS Design Engineering. Ang topic natin today is load assignments on roof trusses. Ito yung sinabi ko, ang continuation ng ating video last time about layout ng roof trusses. Kung napanood ninyo yon, ngayon naman maglalagay tayo ng loadings on one of the main truss that we created last time. Kung na-recall ninyo, ito yung roof plan, no? Kinip ko pa rin yung drawing. Naggawa tayo ng mga main trusses. Itong tatlo na to, yung main truss, lalagyan natin ng loadings. Ito, sinungin ko na lang, ano, para makita nyo. Kasi nung una, ginagawa ko, maliliit, pero nang hinayang akong erase, ituloy ko na, zoom ko na lang. Hindi na lang ako magpapakita, no? So, ito makita nyo, primary load, tsaka load combination. Ito, galing ito lahat sa NSCP 2015, yung reference ko rito. Especially itong load combination. Ano yung tinatawag na primary load? Dead load, live load, wind load, earthquake. Sa nalalaman ko, yan yung primary load. Kung may naisip pa kayo na iba, pwede kayong mag-suggest. But pag nagdi-design ako, palaging itong ginagamit ko as primary load. And then after ma-figure out natin ang bawat loadings, ng dead load, live load, wind load, and earth load, earthquake load, gagawa tayo ng combination. Extra load. On top of the primary load, gagawa tayo ng load combination. Yun yung ipapakita ko sa inyo. Share ko paano ang paggamit itong load combination. Makikita ninyo rito, meron tayong yung first criteria, 1.4 D plus F. Yung may mga reference na NSCP, ito makikita ninyo sa isang section ng NSCP yung mga criteria na to ng load combination. Maaaring hindi updated ito, pero sabi ko nga ang ginagamit ko rito is 2015 edition. So 1.4 D plus F, 1.4 D plus F plus T, and so on, ano? Doon sa tabi, sinulat ko dito kung anong meaning yan. May mga description ng bawat isa nun. Ngayon, bago tayo mag-proceed, ang gagawin ko lang siguro, ang papakita ko lang sa inyo rito sa discussion natin, itong tatlo lang. Yung dead load, live load, at saka yung wind. Yung earthquake, normally pagka roof, hindi ako naglalagay ng earthquake, pero ang computation na gagawin natin, itong first three na primary. And then, magpo-proceed tayo sa load combination. Paano ang paggamit nito? Importante ito, no? Makita natin sa calculation natin, sa presentation natin, meron tayong napiling load combination. Hindi puro primary load lang. Ito pong primary at saka yung load combination, itong approach na ito, hindi lang pang roof ito. Ginagamit din natin ito sa mga frame, pagaya ng mga buildings, yung structural frame ng building. Applicable pa rin yan. Hindi lang yan applicable for roof. Kaya makikita nyo, very flexible siya. Ang laki ng scope, marami sinasabi dyan, ano? Pipiliin lang natin. Makikita ninyo paano natin pipiliin. Mamaya, kung alin lang yung pakikinabangan natin dito. Localize para sa roof truss. Okay, magsimula tayo sa dead load. Paano natin kinocompute ang dead load? Pag nag-compute tayo ng dead load, importante, meron muna tayong configuration truss. Ito yung pinikap ko na main truss doon sa ginawa natin last time. But kung ma-recall ninyo, iba yung ginamit kong type ng truss. Nakasulat dito, fin truss. Hindi ko ginamitan siya ng hoe truss. Yung example natin doon is hoe truss, but yung dimension, inada pa rin natin, 10 meters, at saka yung height is 3 meters. Now, pinakita ko na rin dito yung length ng top cord, which is 5.8. Ang fin truss, ganito ang itsura niya. No? Standard dito sa fin truss. Ano napansin ninyo sa fin truss? Dalawang hoe truss yan na nakabaligtad. Binaligtad natin yung hoe truss. Pinagtabi natin yung dalawang dulo. So, yun ang fin truss. Ang spacing nito, pag sinukat ninyo mula rito hanggang doon, dito sa example ko, no, 1, 2, 3, 4, 4 equal intervals. So, yun ang magiging distansya ng bawat diagonal members. So, medyo nilagyan natin ng konting twist. Hindi tayo gumamit ng hoe truss masyadong simple. Para medyo complex ng konti. At saka ako, ginagamit ko pink truss pagkaka mga 10 meter and longer span ang truss, ginagamit ko pink truss. Simulan natin pag-compute ng dead load. Sabi natin, paano mako-compute ang dead load? Meron muna tayong configuration ng truss. Preliminary, hindi natin alam kung anong sizes. But magbabato tayo ng preliminary size. Sabihin natin ang size nito, at saka ang size ng top cord and bottom cord, at saka yung mga diagonal, isang size na lang para magkaroon lang tayo ng weight.
Ganun ang approach. Kuha ninyo ang total length. Kunyari, lagay niyo na, example lang, hindi ko kukompletohin, ano, bigyan ko lang kayo ng idea. Meron tayong top board. Yun, yung top board, which is 5.8. Lagay natin dito, 5.8 multiply by, dalawa siya, ito, tsaka yung pababa. So, times 2. Ano pa? Times 2, dahil back-to-back yan. Back-to-back ang top board. Lahat naman, yan ano, times 2. So, ito, back-to-back, ito yung dalawang, ito, kaya 2, dahil dalawang side. Tsaka yung 5.8 yung length niya. So, magkakaroon tayo ng length niya in linear meters. Sa bottom chord, ganun din. Bottom chord, 10 meters, ano? 10 meters multiplied by 2. Dahil back to back. Hindi na times 2, isa na lang. Isang diretso na lang yan. Makukuha natin linear meters. And then yung diagonals. Meron tayong diagonals. Ito, yan, ito, at saka yun, yung maliliit. Pwede kayong gumawa ng tatlong klase siguro. Ito yung pinakamahaba. Sukatin natin ito. Itong diagonal, sulat natin, diagonal. So, kung ang sukat natin dito is 5.8, maaaring kalahati niya. Lagay natin, sukatin na lang ninyo kung naka-scale, kung ang ginagamit nyo is AutoCAD, masusukat niyan. Let's say 3 meters. 3 meters times ilan siya? 1, 2. Dalawa siya, no? Yung magkabilang side times 2. Times 2 ulit, dahil back-to-back din siya. Makakakuha tayo ng length in linear meters. And then, yung mga diagonals. Meron tayong tatlong diagonal na halos magkakasing haba. Halin yun? Ito, yan, ito, tsaka yun. Sabihin natin yung 1.5. So, 1.5 multiply by ilan? Tatlo. 3 times 2 dahil back-to-back linear meters. At saka yung dalawang maigsi. Wait, hindi times 3, times 6. Dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Times 6, sorry. Times 6. And then yung maigsing diagonal, ito, tsaka yun, apat siya, no? Sabihin natin yun is 1.2 meters times 4 multiplied by 2 equals another length. Total ninyo, summary ng length niya, linear meters, magkakaroon kayo ng length. Multiply ninyo ng unit weight ng angle bar. Madali naman itong i-search sa Google. Makikita ninyo. Kunyari, ang in-assume natin is 3 by 3 or 2 by 2 na lang. O 2.5 by 2.5. 2.5 inch by 2.5 inch na let's say 6 millimeter ang thickness. Ano ang unit weight niya per linear meters? I-multiply natin dito sa total linear meters ng truss natin. Makukuha nyo ang weight ng truss. So, ganun ang pagkuha nun. Mayroon na akong na-compute dyan. Yung total weight na na-compute ko riyan is 12 kilonewton. Ito, importante, ano po? Total dead load. Total. 12 kilonewton. Total weight. Imaginary siya, nandito dito sa gitna. Pero kailangan natin siyang i-distribute. I-distribute natin dito sa mga joints. Ilan yung joints? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano? Vertical, ano? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Itong dalawa na to, 12, dahil tigkalahati lang ang gagawin natin. Yan. Tingnan niyo yung approach, ha? 11 lahat, except yung dalawa. Dahil 0.5, 0.5. Bakit ganon? Dahil doon sa tributary area. Ang assumption natin, kalahati lang, mula rito hanggang doon. Mula rito hanggang itong kalahati lang. Kaya divide by 12, total of 12 joints. 12 divided by 12 is equivalent to 1 kilonewton. Kaya ang dead load natin, point load on top of every joints is equivalent to 1 kilonewton. 1 kilonewton, 1 kilonewton, 1 kilonewton, and so on. Pero dito sa dalawang end, 0.5 lang. 0.5. 0.5. Dito 1, dito 1, dito 1, 1. Gagamitin natin 1 kilonewton for each joint load para sa dead load. Susunod naman natin is live load. Pag tinignan ninyo ang NSCP, ang ginamit ko dyan is 0.6 kilopascal. Nakalagay dito sa table, kung mababasa ninyo yan, minimum roof live load. Ang ginamit natin dyan, itong nasa rightmost, 0.6. Ito po, ginamit natin, 600 pascal. Ano? 600 pascal. Kinonvert lang natin sa into kilopascal, kaya naging 0.6
KPA ang gagamitin natin. So, depende siya. Makikita natin dito, depende sa slope ng roof. Nakalagay doon, yung slope ng roof. Titingnan natin yung slope ng roof natin, yung truss natin, at saka yung size, nung dimension ng bubong. Nakalagay dito, over 60 square meters, dito tayo mamimili. At saka depende sa slope. But in this case, mula dito hanggang dun sa baba, yung pangatlong line is 4.6 or 600 Pascal. Ang ginamit nating live load is 0.6 kilopascal. Apply natin dito, 0.6 kPa. Yung 0.6 kPa, imumultiply natin siya sa dimension. Sa dimension ng truss. Sabi ko rito, yung pink truss natin, space at 3.75. Galing ito rin sa roof plan. Ang length niya is 5.8. Pag minultiply natin itong tributary area niya, 5.8 multiply by 3.75, yun yung spacing ng bawat truss, tributary area niya multiply by 0.6 kPa, magkakaroon tayo ng value for live load. Yung total live load na makukuha natin, divide by natin number of joints, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na naman, ano? Yung dalawang dulo, kalahati lang. Kalahati lang. Meron na akong nakuhang value niyan, itry ninyo, 3.75 by 5.8 multiply by 0.6 divide by 8. Yun yung i-assign natin dito sa lahat ng joints. Nasusundan po ninyo. Dito sa dalawang dulo, kalahati lang. Kung ano man ang makuha natin, yun ang ilalagay nating value dito sa itaas. And then, dun sa ilalim, wala tayo. Natural ang right, ang live load na nasa ibabaw lang. Wala naman lalakad sa ilalim. Ang lalakad lang, kung sakasakali, ang pangangailangan natin, ang requirement natin sa live load, ang provision natin sa live load, ay para doon sa during maintenance ng bubong. So, kaya meron tayong 0.6 kPa para doon i-apply sa ibabaw. So, ayun. Yung total na makukuha natin is i-apply natin sa joint. Meron na akong nakuha dyan. Ipakikita natin sa inyo. Ano, mamaya, pakikita natin overall. Ang nakuha ko dito is 3 kN para sa live load. Every joint. 3 kN. Dito, 1.5. 3 over 2 eh. 1.5. Yun yung live load. So, every joint is 3 kN ang i-assign natin sa ibabaw. Ang susunod naman natin is, ano, wind load. Yun yung pinaka-exciting sa lahat. Dahil itong dalawa, very straightforward. Simple lang, ano, isa, tumingin tayo sa table. Yung isa naman, kinuantify natin yung length, then minultiply natin ang unit weight ng angle bar, nakuha natin yung dead load. Itong live load, tumingin lang tayo sa table, nakuha rin natin. But itong wind load, medyo tricky, medyo exciting gawin ito. Kaya to sa mga designer, yung mga interesado mag-compute, maaaring dito, nako-compute sila, lalo na yung application. Yung application, kung paano natin gagamitin yun, dalawang klase ang wind load. Perpendicular siya, yung isa naman, suction, doon sa kabila. I-explain natin ba't nagkakaroon ng suction. Sa wind load, meron tayo nung tinatawag na design wind pressure. Yung design wind pressure, importante ito, makukompute natin, depende sa location ng site. Yun ang a-apply natin dun sa bubong, no? Sa trusses natin. Ito yung formula ng design wind pressure. Ito yung general formula ng design wind pressure. P or pressure is equivalent to Q GCP. Itong Q, ito yung formula. Kailangan muna natin compute-in ang Q para may apply natin dun sa formula ng design wind pressure. But sabi ko nga, kailangan muna natin mag-arrive dito o compute-in ito, dumaan dito sa Q is equivalent to 0.613 KZ KT KD V square. O explain natin, ano? Yung KZ, KT, tsaka KD are all reduction factor. Ibig sabihin, reduction factor less than 1. Depende sa zone, depende sa topographic location. Yung kunyari, maraming terrains. Nagbabago yan, nagkakaroon ng reduction yung hangin, nababawasan. And then yung directional factor, kung saan mahina yung, kung saan tumama yung hangin doon sa building, o doon sa roof truss. Kinukuha natin yan, mga value na yan. Lahat nasa table ito, makikita natin yan kung bubusisiin natin. But in this example na ipakikita ko sa inyo, dahil nasabi ko nga sa inyo, reduction factor yan. Para mas safe ang design natin, normally ginagawa ko itong tatlo na ito as one. No? Ini-ignore ko na muna siya. Ito importante sa atin. 0.613 at saka ito. Yung V square.
So V, alam nyo na halos kung ano ibig sabihin yan. Yan yung velocity. Ayan yung velocity, yung speed, no? Wind speed. Wind velocity, yung bilis ng hangin. It varies, depende, no? Depende yan sa location. Meron tayong zone sa code, sa NSCP. Makikita ninyo kung saan nilalagay yung building. Makikita ninyo kung ano yung recommended na hangin, yung maximum speed. Let's say, gamitin natin 250 kilometers per hour. But, in this formula, yung V natin, i-square natin. Pero bago natin yung i-square, ito i-convert natin into meter per second. Kasi itong formula to, yung formula na yan, nakaset up yan base sa meter per second nung wind speed. Kaya kailangan itong 250 kph, convert muna natin into meter per second. Nakuha ko yan as 70, yung 250, ano? 70 meter per second. Pakicompute nyo, baka nagkamali ako ng conversion. No? Itong 70 meter per second, square natin, apply natin dito. And then sabi ko nga, itong reduction factor, assume na lang natin ang una 1, multiplied by 0.613, yun yung Q. Again, ano, bago ko makalimutan, ano yung Q? Meron na nga tayong P, pressure, no? Wind pressure. Pero ba't may Q pa? Q stands for stagnation pressure. Isang maganda example dyan, nakasakay siya sa sasakyan. Matakbo yung sasakyan na 120 kilometers per hour. Buksan nyo konti yung bintana. Ilabas nyo lang konti yung kamay ninyo. Mararamdaman nyo, tinutulak ng hangin yung kamay nyo. Yung tumatamang hangin dito, base sa 100 kilometers per hour na takbo ninyo, yun yung stagnation pressure. Pinipigil ninyo yung hangin, natural, itutulak. Ito yun, yung stagnation pressure. Once na makompute nito, base sa speed na 70 meter per second, bibigyan tayo ng value ng stagnation pressure na i-apply natin dito sa general formula na P is equivalent to QGCP. But itong GCP yan, gas, merong isa pang table. Ano? Puro tingin lang sa table to. Hindi ito mahirap. Ano? Maaring sa ibang hindi dating gumagawa nito, naguguluhan. Itong GCP na to, meron ng combined value ito. No? Papakita ko sa inyo yung table kung saan nakuha yan. Nakuha na natin ang Q, yung GCP merong makikita natin ito sa, depende ito sa exposure. Meron tinatawag na exposure B, exposure C, exposure D. Yung pinaka-worst, exposure D. Ito yung malapit sa dagat, yung walang obstruction, walang pumipigil doon sa hangin. Layang-laya siyang bombahin kayo. Pagdating sa B, may konting obstruction, may mga tinatamaan, bundok, may mga tinatamaan, mga matataas na building. Bago tumama doon sa topic natin, doon sa item na dinidesign natin. And then yung D, o yung B. Yung B, ito naman yung sabihin natin, city. Maraming bahay, maraming obstruction. Natural, mababawasan yung hangin. Pagdating sa kanya, bawas na. Kaya yung remin, yung value ng GCP is lesser pag ang ginamit natin yung B, no? Yung exposure B. Pakikita ko sa inyo yung table. Ito, ilalapit ko, no? Baka pakibasa nyo na lang, hindi ko na ituturo. Makikita nyo riyan, naka-highlight, meron tayong exposure B, exposure C, exposure D. Ito yung pinaka-mild. Sinulat ko rito, CT. So, hindi nila sinabi. Ako na lang naglagay, CT. Ito, under column, kinukonsider ko siya doon sa mga residential area. Maraming obstruction dyan. Ito yung secondary. Ito, yan. Ito yung pinaka-worst, yung tabi ng dagat na sinasabi ko. Tingnan nyo yung value. Mas malakas dito sa side na to. Habang pumupunta ka doon, humihina siya. On the same line item, ano? But, depende pa rin siya, no? Depende pa rin siya dito sa height. Makikita nyo rito yung height. Kung ano yung height. Ginamit ko rito, pinili ko yung 9 meters. Let's say, 2-story. Sa ibabaw ng 2-story, natural, yung roof beam, almost 9 meters. Hanggang dun sa tip, o dun sa peak, dun sa ridge ng bubong natin. Kaya let's say, 3 meters. Ang ginamit ko, underline number 9 level, yun ang ginamit ko. Makikita nyo yung value, 0.76. Yon ang i-apply natin dito sa value ng GCP. Nakuha na natin to. Alam na natin yung GCP, which is 0.76. Meron tayong design wind pressure. Yung 3 kN per square meter, ito yung stagnation, yung Q. Ito yung GCP, yung combined. Makakakuha tayo ng value. That gives us 2.23 kN per square meter. Ito yung horizontal force, horizontal wind pressure. Equals 2.23
kilonewton per square meter. So, kukuhanin natin ngayon ang load ng every joints. Ito yung ina-explain ko kanina. Meron dalawang klase. Kunyari, ito yung ating bubong, yung top core. Ito yung hangin. Ang gagaling dito, tumatama dyan. Ito yung W, yung horizontal, yung tumatama doon. So, mangyayari yan, ang normal force nito, let's say, uniform distributed sa ibabaw ng top core. Mamaya na natin i-distribute sa joints. Pag nakuha natin yan, load na yan. Ang unang gagawin natin, kunin natin ang tributary area niya. Ano yung length ito? 5.8, di ba kanina tinuro ko? 5.8 ito. And then yung spacing ng every truss is 3.75. Meron ka ng area. Multiply mo ng W, magkakaroon ka ng concentrated force. Concentrated force, 2.23 multiply by 3.75, multiply by 5.8, concentrated force. No? Normal to. Perpendicular, doon sa top chord. But ito pa yung isa. Pagdating dito sa kabila, hindi naman po pwedeng puro perpendicular yan. Dito, pagdating dito, ano mangyayari? Mangyayari dyan, lumalabas siya. Pupunta naman doon siya. Outward ang tawag yan. Normal din ang tama. Magmula dito, normal din. Perpendicular pa rin siya, pero outward. Ito yung tinatawag na outward or leeward. Leeward force. Okay po? Leeward. Ito yung inward. Ito, no? Sulat ko, no? Ito, outward. Importante ito. I-check natin pareho dyan. Bakit nagkakaroon ng outward at saka inward? Sasabihin ninyo, sarado yung bahay eh. May ceiling pa yan eh. Paano magkakaroon ng force na nanggagaling sa ilalim? Hindi bali kung open yung frame. But sa case ng mga bahay, may enclosure yan. Hindi makakapasok ang hangin sa loob. Unless buksan yung bintana. Ang sinasabi natin dito, ba't nagkaroon ng outward force? Pagpasok nito, gaganon. Tapos pagdating dito, paano umangat? Ito po, no? ito yung ano, phenomenon to eh. No? Explanation dito, yung tinatawag na Coan defect. Alam po ba niyo yun? Nadinig niyo na? Sulat ko, no? Sa mga nakadinig niya, no? Coan defect, ano yan? Pag tama na hangin dito, gumanon siya, aakyat siya doon, hindi siya didiretso. Bababa siya. Pagbaba niya dyan, didikit siya dito sa surface. Didikit siya dito sa surface ng bubong. Ang mangyayari, bakit nagkaganon? Bakit siya umangat? Yung senaryo, no? Kung mabilis ang hangin, pagpasok niya, bumaba dito, itutulak niya yung hangin dito. Itong zone na to, magiging vacuum yung zone na yan. And then mag-stabilize lang siya mula rito sa zone na to, pataas. Ang mangyayari nito, kung ang atmospheric pressure is 14.7 PSI. 14.7 PSI, ano? Dito sa loob ng zone na to, anywhere within this zone, especially dun sa surface ng bubong, assumed to be less than 14.7 PSI, kaya vacuum yung portion na yan. Kung vacuum yan, less than 14.7 PSI, at ang atmospheric pressure sa loob is 14.7 PSI, meron silang difference ng pressure. Kaya ang mangyayari nun, kung may difference ng pressure dito sa dalawang zone, no, ito, 14.7, yung standard dito is less than, vacuum yan, natural, itutulak niya yan, pataas. Kaya ito, aangat yung portion na yan. Yun ang tinatawag nating Coanda effect. Nagkakaroon siya ng leeward force. So, pag nagkaganon, meron tayong dalawang components. Meron tayong dalawang components. Yung sinabi ko kanina, 2.23 multiplied by yung inward at saka, kaya ano, ano po, ano? Meron tayong inward, meron tayong inward, meron tayong upward. Marami, ano? Ulitin ko yung drawing, ano? Base sa code, ang gagamitin natin, kung nandito yung pressure natin, yung 2.23, ang coordinates niya, para maging perpendicular siya, is 0.80 dito. 0.80. Whatever yung maging value nitong wind load, pag multiply natin sa tributary area, may tributary area tayo, multiply by 2.23, makakakuha tayo ng value. Multiply natin ng 0.8, magkakaroon tayo ng corresponding perpendicular force o yung normal force doon sa bubong. Dito sa kabilang side is 0.7. Para makuha naman natin yung leeward force. Ngayon ang ano essence nitong ginawa natin. Ano? Chineka natin itong 1.2D plus 1.6L plus 0.5W. Pinrob sa atin na ito yung line criteria load combination na mas better gamitin dahil it will give us the safest load value.
siya yung pinakamataas, yung iba 1.4, 6.2, and 8.5. Ito yung i-apply natin. Meron tayo niyan, yung D, yun, yung 1. Meron tayong L, yung 3. At saka yung W, meron tayo dito, no? Pero i-break down natin into two components. Lahat na yan, primary point load yan, no? I-apply natin dito sa every joint. So, ang gagawin lang natin dyan, i-resolve natin. Gagamitin natin itong criteria na 1.2D. Kung yung ating load natin is 1 kN multiply by 1.2, yun yung ilalagay natin dito. So, 1.2, ano yung value nito? Pagsamahin na natin, yung typical dito. So, magkakaroon tayo dito, typical load. Typical point load. So, ano yung value na yan? Equals 1.2 multiply by 1 plus 1.6 multiply by 3 plus yung 34 yung ating inward 34 divide by 4 kasi bakit divide by 4? 1, 2, 3 tsaka yung dalawang kalahati 4 34 divide by 4 8.5 0.5 yun 0.5 8.5 equals 10.25. Ito yung lalagay natin dito sa ibabaw. Ito yung 10.25. Typical yan no? Sa lahat. Ano? 10.25. Dito sa kabila, magkakaroon ng changes dahil meron tayong pataas, yung leeward natin, yung packet natin. So, ang mangyayari doon, ganito pa rin, 1.2 mula rito hanggang dito pareho. Pero ito, magiging yung ating value na 8.5 papalitan natin. Then 30 divided by 4 is 2.25. Bakit minus? Kasi paakyat yung force natin dyan dahil leeward. So, ang mangyayari, ang net answer niya is 2.25. Dito, 2.25. So, ano dito sa gitna? 10.25 plus 2.25. Divide by 2. 6.25 dito. 6.25. Kasi naghati siya, no? Dito sa baba, at saka doon sa kabilang baba, 10.25 divide by 2 is 5.12. Dito, 2.25 divide by 2, 1.12. Pero dito, meron tayo sa baba. Yung dead load. Yung dead load natin. Ano yun? Yung 1.2 dead load. So, 1.2 times 1 is 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Ito yung pinakita ko kanina. So, ito yung lahat ng vertical loads na i-apply natin sa trusses natin. Pero hindi pa yung tapos. Meron akong pupulahin. Ano? Lalagyan natin to ng horizontal force. Bakit may horizontal force? Dahil doon sa wind load. Merong coordinates tayo na x-coordinate para sa wind load. Dito, palayo naman doon. Palayo. So, dito magkakaroon din. Kunin natin ang net nitong dalawa. So, palayo. Palayo ito. Doon, palayo din. So, ano yun? Yung sidewise, dito sa wind load, inward is 20. 20 dito. 20. Ang horizontal load niya. But, di-divide natin siya sa yan. 1, 2, 3, 4. Divide by 4, 5. Ano? 5 per load. So, dito 5. 5 ang value dito. 5, 5, 5. Ito, ano to? 2.5. 2. Lagyan natin dito. Okay. 2.5. Dito ko nalang isulat. Dito, 2.5. Kalahati sila. Half-half, ano? Dito sa kabila, ganun din. Ang mangyayari, dito naman is 18 naman dito. 18. Papunta ron. 18. So, divide by ilan? 1, 2, 3, 4 din, ano? 4.5 dito. 4.5, 4.5, 4.5, 2.25. Dito, ano? 2.25. 2.5 at saka 2.25. Kunin natin yung total ng dalawa, ano? 2.25 plus 2.5 is 4.75. Isa na lang, ilagay natin. 4.75 ito. So, yun, nakita ninyo, no? Natapos natin.
ang summary, no? Summary ng loads. Yun yung topic natin, load assignment on roof trusses. Nag-arrive tayo dito dahil ginamit natin load combination itong line na to. Dahil doon natin nakita na mas malaki yung bibigay sa ating value pag ito yung ginamit natin. Pang-check lang ito, no, yung ginawa nating calculation, but ito yung criteria nakita natin. Pag in-apply natin ito, gagamitin natin doon sa primary load, yung pinakita ko sa inyo kanina. I-add lang natin, kunin na, i-resolve natin into one single load. Nakuha natin yung mga loads na yan na pinakita ko sa inyo sa drawing. Ano? Ito. Values na yan na nakikita ninyo, kukompyutin natin yung reaction and then yung mga stresses ng mga members para ma-design natin yung members natin. So, yun yung importante sa atin. I-keep natin to, i-save natin para sa susunod na video, yun ang mga calculation ng stresses and design ang ating i-present. Itutuloy natin ito using this loads na nakompute natin ngayon sa presentation na ito. Yun po, sana nagustuhan ninyo yung topic at sa tingin ko naman hindi naman komplikado, medyo kailangan lang pagtiyagaan yung trabaho, no? Gagawin natin to, but kung sa computer kasi madali lang ho yan, kung gagamitin natin computer, meron lang tayong i-activate kung alin dito sa mga load combination yung gusto nating piliin, i-activate lang natin, bibigyan tayo ng stresses. But dito sa video natin, ang palagi natin pinapresent manual calculation na pinapakita natin para alam niyo kung saan paano natin kinukompute yung mga yan. Yun po, sana nagustuhan niyo yung ating topic today, no? At kung meron kayong mga question, let me know. So, kita tayo sa susunod na topic, yung continuation nito, yung series 3. Ito yung series 2. Then yung series 3 yung susunod, gagawin na natin yung mga stresses and then design. Yun po ang ating susunod. Thank you for watching. God bless.